1, 2, 3. Thank you, Kuya. Maraming salamat sa'yo, Kuya. Wamos Cruz, tandaan mo to. Hindi ako pumapayag sa mga plano mo kay Ate Mary Ann. At itong pakatatandaan mo sa muling pagbabalik mo dito sa Cavite. Tandaan mo yan, Wamos Cruz. Magtutuos tayo. Manan, isang magandang umaga po sa inyo lahat, mga idol. Yan, medyo kumanda na po yung panahon. Kaya nakabalik po tayo dito kay Ate Mary Ann. At yun na nga po, mayroon po tayong inandang surprise sa kanila. Nandito po sa loob ng van. At mamaya-maya po, makikita po natin yun. At ngayon nga po ay muli natin silang bibisitahin sa kanilang bahay. Samahan niyo ako, mga idol. Good morning. Good morning, Kuya. Good morning, Ate Mary Ann. Good morning, Kuya. Ayun, mga ka-idol, si Ate Mary Ann umiiyak. Sa pagkakataon nga ngayon, mga ka-idol ko, ay hindi na napigilan ni Ate Mary Ann ang umiyak. Hindi dahil sa'yo, Kuya. Walang tutulong sa amin. Maraming salamat sa inyo ng mag-anak, Kuya. Alam niyo po, Ate, katulad ng sinabi ko sa inyo, ako po ay instrumento lang ng Lord. Siya po yung nagtatakda kung ano yung mangyayari, kung ano yung plano nila sa inyo. Kaya sabi ko nga po sa inyo, dasal lang. Ang laki ng utang na loob na yun. Huwag niyo pong sabihing utang na loob po yun. Napakaliit na bagay lang po yun. Ako po ay instrumento lang ng Lord para sa inyo. Kumusta po kayo ngayon? Okay na po, Kuya. Nasaan po si Kuya? Pumasok. Ayan si baby, mga ka-idol. Oh. So, ayan, mga ka-idol. Naging emotional si Ate Mary Ann. At yun na nga, mga ka-idol ko, katulad po ng sinabi ko sa inyo nung Friday na pinuntaan ko sila dito, ang sabi ko po ay babalikan ko sila ngayong Monday kasi nung Saturday-Sunday nga po ay ako ay nagtinda. Pasok po muna kayo, Kuya. Sige, okay lang. At ayun na nga, Ate Mary Ann, mayroon akong yung sinabi ko po sa inyo na babalikan ko kayo kasi mayroon akong hinandang sorpresa sa inyo. Ay, dala po namin ngayon. Ayan, kasama ko po yung misis ko, si Mrs. Ka-idol. Halika kayo dito sa labas. Ayan. Hi, baby! Baby, tama ba ni Kuya? Please, Mom. Ay, di po siya marunong. Ayan, mga kaibigan ko, naging emotional si Ate Mary Ann. Grabe. So, ayan, halika, Ate Mary Ann. Ayak! 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 So ayan, mga ka-idol ko, kahit ako man ay maganda ang aking pakiramdam kasi parang nabunutan tayo ng tinik. Si Ate Mary Ann, mga ka-idol ko, talagang naging emotional siya dahil talagang napakaganda po ng nangyari sa kanila. At yun nga, mga ka-idol ko, ay shout out kay Sir Wamos Cruz dahil napansin niya yung video at napuntahan niya kahapon si Ate Mary Ann. Kahapon po yun, Ate Mary Ann. So Ate Mary Ann, yung sinasabi ko po sa inyo na hinanda ko sa inyo na surpresa, ito po yun. Ready po kayong makita? Okay? 1, 2, 3. Yan. Thank you, Kuya! Maraming salamat sa'yo, Kuya! Ngayon, mga ka-idol, Ate Mary Ann, yung po ay galing sa programong ko yung New Year's, yung po yung bigas at saka ito po. So ayan, mga ka-idol ko, talagang pinagsumikapan din natin na mabalikan si Ate Mary Ann para maibigay natin sa kanyang munting sorpresa. Ito po yung bigas at munting magagamit nila, mga ka-idol ko. Hindi man yan, Ate Mary Ann, malaki. Pero sana makatulong po sa inyo. So, ano po bang naging usapan niyo ni Sir Wamos? Hanap niya raw po kami ng bahay. Siya raw kumubayad na sa loob ng isang taon. So, kailan po ba siya pumunta rito? Kahapon po nang mag-aalas 6 ng hapon. Kaya po
Papasalamat po ako talaga sa inyo, kuya. Mga kaidol ko, nanginginig si ate. Nararamdaman ko po yung nararamdaman ni ate, mga kaidol ko. Sobrang kaligayahan na nararamdaman niya kasi sa totoo lang, mga kaidol ko, talagang yung pinagdadaanan nila rito, grabe. Kahit nung una pa lang na nag-message sa akin si ate, ay talagang grabe yung kanilang pinagdadaanan. Ano nga po yung sinabi niyo sa akin, ate? Nararanasan niyo na mamulot ng kalakal dyan sa inaalod ng ilog. So, grabe mga kaidol ko. Namumulot sila ate ng kalakal, mga bakal-bakal yung inaanod sa ilog para lang sila makasurvive. So, ito pong nangyari sa kanila ay isang blessing, mga ka-idol. Kaya nagpapasalamat ako doon sa mga follower ko sa TikTok na nag-share ng aking video at mga nag-hashtag, mga ka-idol ko, dahil po sa inyong pag-share ng aking video ay nakarating po kay Sir Wamos Cruz yung kalagayan nila ate Mary Ann. At yun na nga, nagpapasalamat talaga ako ng taus puso kay Sir Wamos. At ayan, kasi napakaganda po ng plano niya, mga ka-idol ko, kay ate Mary Ann sa kanyang pamilya. Dahil yun na nga po, dadalhin sila sa isang maayos na bahay. So, ako naman, mga ka-idol ko, nakaplano na rin sana sa akin yun. Kaya lang, hindi ko po maipapangako na 1 year yung maisusupport ko sa kanilang paglilipatan. Kasi alam nyo naman po, mga ka-idol ko, si Kuya Leo ay isang small vlogger lang. Pero ganun pa man, ito na yung pinakamagandang opportunity, dahil yung pangako nga ni Sir Wamos ay 1 year na si Sir Wamos yung upa sa kanilang titirhan. So, Ate Mary Ann, congrats po sa inyo. Maraming salamat talaga. Wamos Cruz, mayroon ako sa iyong mensahe. Ito lang masasabi ko sa iyo. Tandaan mo, kapag muli kang umapak dito sa Cavite, tandaan mo yan. At hindi ako papayag sa mga plano mo para kay Ate Mary Ann. Tandaan mo yan, Wamos Cruz. Kinakabahan ka ba, Ate Mary Ann? So yan, mga ka-idol ko, joke lang po yun. Pinapakaba ko lang si Ate Mary Ann. Ang totoo po niyan, talaga pong nagpapasalamat ako kay Wamos Cruz. Grabe yung pagpapasalamat ko sa kanya, mga ka-idol ko, kasi isang napakalaking YouTuber, isang malaking vlogger yung nakapagbigay ng pansin sa ating simpleng vlog sa kalagayan nila Ate Mary Ann. Itinuturing ko po yun na blessing para sa mag-iina. At Sir Wamos Cruz, sana sa muli nyo pong pagbabalik dito ay pumayag kayo na makakulab ko po kayo. At sa muli nyong pagbabalik dito sa Cavite, sisiguraduhin ko sa inyo, hindi ko papasayarin yung mga paa nyo sa lupa dito sa Cavite, kasi kakargahin ko po kayo. Si Ate Mary Ann at itens. Ay nako, mga ka-idol ko. So yun lang, Ate Mary Ann. At wala po si Kuya ngayon. Wala po, pumasok po. So ayan, mga ka-idol ko, pumasok yung dalawa niyo pong anak, pumasok din. Mamaya pa po, alas 11. So ayan, mga ka-idol ko, tulungan natin si Ate Mary Ann para ito'y madalas sa kanilang loob. Ang sarap po talaga sa pakiramdam, mga ka-idol ko, na nakakatulong tayo sa ating mga kababayang nasa laylayan kahit sa pinakamaliit na pamamaraan. At big shout out po sa aking mga sponsor, sa mga sumusuporta sa aking mga charity activity. Big love shout out po sa inyo, sa ating mga kababayang OFW. Mag-iingat po kayo kung saan man kayo naroon. Mamaya, ibigay tayo. So ayan, mga ka-idol ko, nagtataka kayo bakit nandito to. Eto nga pala yung mga paninda kong itak. Nasa Mahogany Market po ako, baka kailangan nyo po ng matibay na itak. Eto nga pala yun, oh. At saka po yung binako ko. Ayan po, matibay pong pantabas ng damo yan. Mag-message lang po kayo sa akin sa Messenger. Ayan po, gawang Bicol po yan. At saka ito po dito sa Carmona. Ayan. At syempre, mayroon tayong mga ka-idol ko, mga katana. Yung mga mahilig po mag-collection. Ayan po, mayroon din po tayo. Ayan, magtatanong kayo bakit may mga dekorasyon dito sa likod. So, nakalimutan ko lang. Ito pala, ipopromote ko yung mga mahilig po mag-collection ng katana. Mag-message lang po kayo sa akin. At syempre, ito pa, mga ka-idol ko. Isa sa mga bestseller namin dito sa aming tindahan. Napakaganda po nito dahil bakal po ito.
mabigat po ito at natutupi yung handle. Ayan mga ka-idol, oh. Maganda ito. Nilay, alas din nilay. Ay, alin na kayo? Saan ba kayo galing kanina? Doon po kay sa kumari ko po, yun naka-open ko ulit ako ng account. Lay, diyan ka lang ha. Dito lang ako sa gilid. Yun ay sa akin ay napaka sarap sa pakiramdam ko na ganyan yung nangyari sa inyo. Ba? Naniniwala? Dahil talaga po sa inyo, kuya. Wala po. Good luck po, Ate Marian, ha? Thank you po ng marami, kuya. Ate. Papasalamat po ako kay Kuya Leo at saka po kay Sir, kay Kuya Wamos. At kaya, pero mas matindi pa rin po kay Kuya Leo. Kung hindi po dahil kay Kuya Leo, wala po kami ganito. Hindi po kami matutulungan ng ibang tao. Maraming maraming salamat po ulit, Kuya Leo at Kuya Wamos. At syempre kay God. Maraming maraming salamat po ulit. Masaya kayo, ate? Opo, sobra po, ate. At least yung one year kayong magiging ano, yung magandang po, ano, kasi may matitirahang maganda. Diba? Hindi dito. Yung masasabi mo sa mga nagko-comment na pinagkakakitaan lang at kailangan pa i-video. Kasi kailangan i-video para mapanood ng mga mas may kaya sa amin. Mas may kaya. Tulad ngayon, napanood kayo. Oh. Di ba maraming blessing na hindi namin kayang gawin pa sa ngayon. Kaya yun, binibideohan namin. Nagbibideo siya. Kasi syempre maliit lang naman ibibigay niya. Oh. Yung mas maraming yung mayaman, mapera, mabibigyan pag napanood na handang tumulong, di ba? Ganito mangyari. Tulad ngayon, no? Di ba? Maraming blessing na ano, matatanggap kayo. May isang taong bumitaw sa gitna ng kahirapan upang tulungan ng mga taong nangangailangan. Di ka nag-alinlangan na tulungan ng marami dahil alam mo kung anong tunay na nangyayari. Napakasarap na may isang taong tulad mo. Mga taong tutulog-tulog ang matay minulat mo. Di ka natakot kahit sino pa ang iyong masagasaan dahil ang mahalaga para sa'yo.